Tila nawala yata ang tapang mo maningning. Akala ko ba hanap mo ang katotohanan? Bakit ngayong naririnig mo ang totoo ay parang ayaw mo itong tanggapin? Hindi totoo ang sinasabi mo. Sinasabi mo lang yan para masira kami mag-ina. Tatapusin ko na ang buhay mo, Maningning. Sa palagay mo, meron pa akong panahon para gumawa ng kwento, para bilugin ang ulo mo. Alam mo, mula pa nung unang magkita si Sigmund at si Virgie, pinagnasaan na ni Sigmund ang nanay. Kaya pala si Sigmund. Mabang. Eh, magaganda naman mga pala mga babae dito eh. Lalo na yung kaibigan mo. Dapat nga pasalamatan mo ako, Maningning. Dahil kung hindi dahil sa akin, hindi ka makakatikim ng karangyaan mula sa ama mo. Wala akong dapat na ipagpasalamat sa'yo. Alam mo ba kung bakit napadpad ang kakambal mong si Daphne kay Sigmund na naging dahilan kung bakit nakilala mo ang ama mo, Maningning? Ako lang naman ang nagkwento kay Sigmund na naanakan niya si Virgie. Sana nga pala si Virgie? Nakikita pa rin ba kayo? Alam ba ng asawa mo kung saan kayo nagkasama ni Virgie? Hindi. May mga nakaraan na dapat nakapauna sa lino. Gaya ng anak mo kay Virgie. Ibigay mo sana ang isa sa mga anak mo para magkaroon ng magandang kinabukasan at may iyahon na rin kayo sa lino. Bakit sinasabi mo sa akin ang lahat ng to, Rosa? Sabihin na natin, regalo ko to sa'yo bago ko tapusin ang buhay mo. Talaga, Mare. Gabing-gabi na, bakit? Eh, nahanap ko kasi si Maningning eh. Baka ako nagpunta rito at kasama si Eric, hindi ba magmula nung namanhikan kayo? Silang dalawa naman na laging magkasama. Eh, nagmamahalan yung mga anak natin eh. Pero kanina pa nandito sa bahay si Eric eh. Sandali. Anak! Eric, halika nga dito. O, anay. Ano po yun? Eh, ano oras ba kayo naghiwalay ni Maningning at hindi pa daw nauwi? Eh, hindi ko pong haso nakikita ngayong araw na to eh. Ibistahin ko sana siya sa bahay niyo, aling Virgie. Alam mo ba kung saan nagpunta? Hindi po eh. Baka naman nagpunta lang sa lola niya. Hindi pwede. Sa Maynila. Magpapaalam nun kapag kaaalis ng Maynila. Iba ang kutob ko eh. Naku, nakabahala naman akong napala naman yung batang yan. Eric, bakit man hindi mo alam kung nasan yung tao? Hindi ko po alam eh. Hindi ko pa siya nakita ngayong araw na to. Bukal. Oh, ano? Wala. Nakita? Wala eh. Eh, tinanong ko na nga doon sa mga lahat ng mga dati kong kakusap pero wala naman nakakita kay Ate Ning eh. Ikaw? Wala eh. Wala niyo? Ano? Wala eh. Wala. Ako rin eh. Pinutusan ko na yung mga bata kong kapatid eh. Para tanungin yung mga kalaro nila, wala rin. Asa kaya si Ate Ning? Hindi ganito, tatanong ko doon sa kabilang barangay, ha? Sige, magtatanong ako sa mga dati kong klase. Sige, punta ako si Mangari. Oh, sige. Sigurado ka bang ngayon yung araw na uuwi yung nanay mo, Charles? Dito ka na nag-uusap kami, di ba? Darating yun. Malalim na ang gabi, Charles. Paano kung hindi dito tumuli ang nanay mo? Hindi kaya nagkakutob na yun na nag-aantay ng mga polis dito sa kanya? Hindi ako pagdududaan ng mami ko, Armand. Sa lahat ng pinagdaanan namin, nakakasiguro akong hindi niya ako lolokohin muli. So nararamdaman ko naman eh, sincere siya sa paghingi ng tawad sa akin. May mga tinalaga akong mga tauhan na kapalibot dito sa lugar niyo para baliktaan tayo sakaling dumiretso nga dito yung nanay mo. Hanggang ngayon, wala pa ng senyalis na uuwi siya. Hindi kaya may iba siyang pinaplano. Ano ibig mo sabihin? What if? Iba talaga siya sadya. Na sinasabi niya lang na pupuntahan ka niya para iligaw tayo sa totoong pakay niya.
Jerry, Charles, total, wala pa naman nangyayari dito. Eh, mauna na muna ako. Saan ka pupunta? Eh, kailangan na ako alamin kung tama ang hinala ko. Tungkol saan? Tungkol sa nanay mo, Charles. Sige, mauna muna ako. Sige. Ako ang naging daan para mabuo ulit ang pamilya mo. Pero anong isinukli mo sa akin? Sinira mo ang buhay ko. Ikaw ang sumira sa sarili mong buhay, Rosa. Magmula nung iniwan mo si Eric, nung sanggol pa siya, hanggang sa pagpatay mo sa kapatid ko. Oo, hinaamin ko. Kasalanan ko na iniwan ko si Eric dahil sagabal siya sa pangarap ko sa buhay. Pero hindi ko kasalanan na namatay ang kapatid mo. Hanggang ngayon ba, hindi mo pa rin matanggap sa sarili mo na ikaw ang pumatay sa kapatid ko? Oh, I admit it very much, Maningning. I admit it. Ako ang pumutok sa baril na ikinamatay ng kapatid mo, but it's not my fault. Kasalanan mo na namatay ang kapatid mo. Dahil hindi naman siya ang bala kong patayin kung hindi ikaw. Hari. Oh. Medyo gabi-gabi na. Anong natin? Eh kasi nalapitan ko na lahat ang pwede kong malapitan eh. Wala na akong ibang mahingan ng tulong. Alam kong ikagagalit ni Maningning itong ginawa ko. Tulungan mo ko nawawala si Maningning. Baka naman may pinunta lang sa'yo nung nobe niya si Eric. Hindi. Nanggaling na ako doon. Hindi raw sila nagkita ngayong araw na to. Oh, sige, haya mo. Di, pagtatanong ko sa mga tauhan ko kung nakita nila si Maningning. Tapos babalitaan kita kagad. Sige, salamat. Saka ka na magpasalamat pag nakita na natin si Maningning. Sige. Oh, sige. Chita? Chita? Wow. Ha? May gulat-gulat ka pa dyan, ha? Ako dapat magulat, oh. Diyan bakit nandito ka na naman? Ano naman kailangan mo? Ha, Sir Aureliano? Eh, kasi Chita, may pabor sana ako sa'yo, eh. Eh, pwede ko bang iwan sa'yo si Sandy? Ha? Kailangan ko kasing bumalik kay Charles, eh. Naku, Arman, ha? Ayun ko ba, payag ako ng payag maging babysitter ng asawa mo, eh, ang laki-laki na niyan. Eh, sige na, Chita. Nakikiusap ako sa'yo. Eh, alam mo naman si Sandy, walang kasama yun sa bahay, di ba? Walang kasama? Mm. Eh, yun naman pala, eh. Sira. Pero, di ba, alam mo naman dito sa lugar natin, paggabi, dami mga demonyo dyan, umaaligid-aligid. Makapagsalita ka naman ng demonyo o makatingin ka sa akin para ako yung tinutukoy mo. Seryoso, pero seryoso. Eh, kilala mo naman ako eh. Huwag naman iiwan yung asawa ko kung hindi importante yung lakad ko. Ano? Sige na, Chita. Oh, siya. Naku, natakot pa ako. Kinukonsensyo pa ako. Alam mo naman, papayag ako. Thank you, ha. Hmm? Ay, talaga. Tumas, ha. Oh, buti nakita ka tayo. Oh. May problema ba, pare? Sini. Nawawala. Nabigla ka ba, Maningning? Nakakagulat bang isipin sa itinagal-tagal na isinisisi mo sa akin ang pagkamatay ng kapatid mo? Ay ikaw pala ang dahilan. Nang dahil sa'yo, iniwan ako ng asawa ko. Nang dahil sa'yo, nilayuan ako ng anak ko. Inalisan mo ako ng pamilya. Alam mo ba, na tinangka ko rin gawin yan sa'yo. Ang tanggalan ka ng pamilya. Sinasabi ko na nga, Ben. Ikaw ang dahilan kung bakit muntik nang mapahamak sa inay at ang kapatid ko. Pero alam mo, may sapusa yata ang lahi niyo. Hindi kayo mamatay-matay. Hayop ka talaga, Ross.
maghulsdili ka maningning. Nagmamadali ka namang magpasundo kay kamatayan. Sa dinami-daming beses na tinangka kong ipapatay ka, siguro naman ngayon matutuluhin ka na. Sigurado ka ba? Dito mo nakita? Hindi ako maaari magkamali, Eric. Ayan. Alam niyo mang maraming food sa house, mamili kayo doon kung ano gusto niyo pagkain. Pero alam niyo namang may kapaliksyon. Mumuro ko na, Chita. Bigil ka na! Diba, Eric, kailangan natin mahanap yung sulat. Ano, bilis! Pasensya. Bakla lang. Uy, tutulong na ako. Ano pa hinahanap mo kasi? Mang magaling ako maghanap, kahit chisis, nahanap ko. Ano ba ito? Hindi ko naman alam kung anong hanapin ko eh. Ano ba? I have made my confessions to you, and only you, Maningning. Sayang naman, at walang makakaalam ng sikreto ng pagkatao mo, kundi ang mga uod na makakasama mo sa hukay. Matagal kong hinintay ang pagkakataong ito. Now you die. Anong gagawin mo sa akin? Anong ganito na? Pamilya ko. Burgos! Wow! Kung ako lang masusunod, magpipesa muna kita. Kaya lang, kailangan nagtanlagutan ng hininga. Bakit sino bang ayaw mo, ha? Si Rosa, si Mayor Violeta, o si Cassandra? Paalam, Maningning. Sandra, saan ka na naman nagpunta? Virgie. Oh. Akala ko ba harapin mo lang ang alak kapag kasama mo si Harry? Hindi ko kaya. Kailangan ko ng pampakalma. Kinakabahan ako, Mari. Mahahanap din nila Eric si Maningning. Huwag ka na masyadong mabahala. Natatakot ako. Paano kung hindi na? Paano kung sa huling pagkakataon? Kung sa pagkakataong ito, hindi na makaligtas ang anak ko sa mga hayop na gustong gumawa ng masama sa kanya. Sa dinami-dami ng unos na pinagdaanan niyo, ngayon ka pa mawawala ng pag-asa? Mare, tingnan mo itong bahay mo. Gawa sa kawayan.
kayong mag-ina. Para din kayong kawayan. Gaano man kalakas ang bagyong dumating, mapapayuko lang kayo sa ulan at hangin, pero hindi kayo tuluyang mapapabagsak. Isipin mo, para lang ulan at hangin ang mga problema sa inyo ni Maningning. Malalampasan niyo rin ito. Tama na yan. Pagka dumating ang anak mo, magagalit yun. Kapag ka amoy chiko ka na naman, baka na nga yun. Tapon na nga ito. Nalimutan mo na nga eh. Oh, kompleto na ba kayo? May importante ako ipapalakad sa inyo, kaya ako pinatawag. May mahalagang tao kayong hahanapin. Si Sigmund ho ba ang hahantingin namin? Mas mahalaga pa kay Sigmund. Kaya huwag kayong babalik dito hanggang di nyo nadadala sa akin ang buhay at humihinga. Gamitin nyo lahat ng koneksyon nyo para mabalik nyo sa akin si Maningning. Siguraduhin ko na pagpatay mo sa akin ngayong gabing to, sabay tayong malalagutan ng hininga, Rosa. Ang horny mo! Hindi ka makakaligtas sa akin, Maningning.